mga Bible followers ay namangha at sila ay nagulat dahil ang mga sinasabing meron silang nadiskubre, no, ang ilang mga nananaliksik tungkol po sa blood daw ni Christ na isang relics. At ito'y way back 1,200 years old na relic. Ito po. At tinatayang ito ay sinabi rin nila na ito daw yung Eucharistianity o ng Eucharist ng mga Christian niya, na ito ay yung tinatawag na Holy Communion na sacrament, na yung dugo mismo ang ginamit ni Jesus Christ. No? Minsan, makikita natin ang mga tao nagpipilit lamang na makakita ng mga material evidence para patunayan nila totoo yung pananampalataya. Eh kahit pa yung Kristyanismo ang inclination nito o dinadala nito, hindi po yun ang tinuturo ng Biblia. Ang totoo, ito ay salungat sa biblical truths and facts. Dahil in the first place, ang ginamit po doon sa Lord's Supper ay hindi po talaga yung dugo ni Christ. No po, yun po ay wine, na yun po ay sumisimbolo sa kanyang dugo. Nasabi ni Jesus Christ that this is my blood. Eh, wine yung ginamit doon originally. So, paano nilang makikita yung dugo ni Christ? Eh, hindi naman ho yun na mapupwedeng ma-preserve na dahil nga po kung ano man ang mga pangyayari. 1,200 years old na raw. So, dito mga kapatid ay alam natin na may mga problema talaga ang gantong paniniwala. Kapag pagka po ignorance po sa doctrine, kung saan-saan na lang po kumukuha ng mga facts na para i-justify po nila yung kanilang mga beliefs and even doctrine. Now here sa ating pag-uusapan ay may kinalaman pa rin po sa sanctification, na yung gospel ang siyang nagpapawala. So this passage mga kapatid ay talagang ito'y maaasahan at reliable dahil po ito ay hindi lamang po ito mga nahukay lamang kung saan, kundi ito ay galing pa sa Old Testament. At ito ay nagkaroon ng katuparan mula dito sa Bagong Tipan. So this passage is from Old Testament verses referring to Messiah as claiming brotherhood with men who believe in him. And this also, no, these verses emphasizes the perfection of Jesus Christ as human being, na siya mismo ay naging kaisa ng mga tao, na bagamat sila ay naging kaisa kay Adam, subalit si Jesus Christ, bagamat siya ay naging tao, pero hindi siya naging makasalanan. Pero siya ay naging kaisa natin. Pero in particular sa verses 11 to 12 na ating pag-aaralan, na sinasabi diyan, for both he na tumutukoy kay Christ, who sanctifies, and those who are being sanctified are all one. No, iisa lang. Saan kaya, in what sense na sila, tayo, na tinuturing na sanctified, at si Christ na naghandog ay itinuturing na iisa? In what sense? For which reason he is not ashamed to call them brethren. And saying, I will declare your name to my brethren in the midst of assembly, and I will sing praise to you. Yan po ang makikita natin. Ngayon, ano ang ating pag-uusapan? May kinalaman dito. Christ, the sanctifying brother. No, si Jesus, na itinuturing ding kapatid, ang siyang nagpapabanal. Christ, the sanctifying brother. Christ, sanctifying brother. Yan po ang ating pag-uusapan.
bahagi ito ng gospel. Now, hindi, kung titingnan nyo, parang hindi masyado itong ganun ka significant. Na po, dahil hindi ito masyadong binabanggit. Pero, bahagi ito ng saving gospel ni Christ sa lahat ng mga naging makasalanan, na kung paano ang mga mananampalataya ay pinawalang sala. So, dahil ang sanctifying work ni Christ ay binubuo nito ang mga mananampalataya bilang isang iglesia at sa kanila ipinapahayag upang luwalhatiin ng Diyos sa kanilang kongregasyon o kapulungan. So, the sanctifying work of Christ constituting believers into one body as He reveals Himself praising God's name in the church. Opo, pagpupuri sa pangalan ng Diyos sa pamamagitan ng iglesia. Yan po ang makikita nating pagkilos mismo ng Panginoon na Yesu Kristo, na kung paano yung mga mananampalataya ay binubuo sila bilang isang katawan na sa kanila mismo yung pinapahayag ni Christ, silang mga pinawalang sala. O yung pinabanal, I mean. Okay, so ilang bagay, apat na bagay makikita natin dito, maliwanag dito na yung sanctifying work ni Christ, yan yung una. For both He who sanctifies and He who are being sanctified are all one. O una, yung sanctifying work ni Christ. Yung ikalawa na makikita natin dyan ay that Christ is our brother. Ano po? Si Christ ang nagturing sa atin na tayo ay yung kanyang kapatid. At tayo nga ay mga kapatid. And then three, He reveals God po, in the church. Ibig sabihin mga kapatid, yun ay continuing, tuloy-tuloy, na tayong mga iniligtas ni Christ at pinawalang o nilinis, ipinapahayag pa niya kung sino ang Diyos. And pang-apat mga kapatid, praising the name or praising God in the midst of His people. So, maging si Christ mga kapatid ay ipinahayag niya upang ang kanya, ang pangalan ng Diyos ay maluwalhati. Ayan po yung apat na makikita natin. Mabilis lang to, hindi ito preaching, ito ay Bible study. Na po, magkaiba yun eh. Okay, so dito mga kapatid, first mga kapatid na makikita natin, Christ, the sanctifying brother or sanctifying brother. Ang gawa ni Christ mga kapatid, alam natin siya ay nagliligtas, pero siya rin ay naglilinis ng ating mga kasalanan. So, the sanctifying work of Christ. For both He who sanctifies and those who are being sanctified are all of one. No, yung the word na sanctify dyan, mga kapatid, ito ay yung paglilinis. No, sila po ay sinasanctified, yung kanilang cleansing ito eh. No, po, at ang resulta ay kabanalan. So, paglilinis yan eh. So, kung paano ito ginagawa? By shedding of blood. So, Jesus sanctifies both Himself and His people with His own blood, expiating and purging away our sins na dapat sana ay para sa atin. Pero ito ay kanyang kinuha bilang siya yung ating manunubos. No, siya yung ating manunubos. So dahil doon mga kapatid na si Jesus Christ ay na ating naging manunubos, in that sense siya po ay nagpawalang sala, siya ay yung nagpabanal sa atin. So Jesus having thus become changeable with the guilt of His people's sin, became subject to its penal effects with their sin, o with our sin. At yung ating suffering mga kapatid ay siya rin ang bumata o kumuha. So yan po yung essence ng siya ay yung kanyang kabanalan na yung ating kasalanan ay kinuha niya at siya ay yung ating naging tagapagligtas. Kaya, si Jesus Christ ay naging
ating tagapagligtas. Kasi po, yung ating kasalanan ay pinawi niya, inalis niya. Walang sinamang priest ang po pwedeng magawa na ang ating kasalanan ay pawiin. Wala. Makakapag-offer lamang siya, pero hindi po kayang pawiin, alisin, no, o i-cancel, o i-remove yung sin mula doon sa record ng Diyos, sa ating buhay. Walang makakapag-alis noon maliban kay Christ. Eh, yung dugo ni Christ, ayun yung naglilinis. Eh, ganun patindi yun. And besides, ang sabi dyan, all one in Christ. So, in Christ humanity, all people who believe in Him become one. Although, all people are one in nature, one in flesh, one in weakness, and even one in sin. All humanity, but in Christ, humanity serves to sympathize. Siya'y naging kaisa natin. At siya ay totoong tunay na tao. Sa kanyang pagiging tunay na tao, naging ama nating lahat ang Diyos. Po, yun yung makikita natin. Yan po yung kahalagahan na dapat po nating tignan dito. Sa pamamagitan po ni Christ, tayo ay naging iisa. Na po, naging pantay. Na po, anong ibig sabihin yan na ating unang matutunan dyan? Yung lesson learned dyan. So, yung sinanctified na makasalanan ay ibig sabihin yan, isinet apart from ordinary use to be for God's own possession. Apo? And to be used for His enjoyment. Yung mga sinanctified, tayo ay kumbaga, nilinis. Kung bakit tayo nilinis, mga kapatid, tayo ay ibinukod, nakaset apart bilang pag-aari ng Diyos. At tayo ay merong karampatang gamit para sa kaluguran ng Panginoon. Yan po yung halaga niya na matututunan natin, yung sanctification na ginawa ni Christ sa atin. So, as we all know, the word sanctification is primarily work of the Holy Spirit. But I keep on saying that even sanctification ay naroon po yung part ng Savior, si Christ. Yun po yung sinasabi natin. Hindi natin inaalis yung work ng Holy Spirit. Pero po, nandoon din yung work ng Father, even the Lord Jesus Christ, which is the gospel of Christ, nandoon po palagi yun. So, ang isang tao na tunay na pinawalang, na siya'y sinanctified, nilinis dahil sa gawa ni Kristo, sila ay naging kaisa. Po, naging kaisa. So, iyan yung makikita natin. Next, ang makikita natin dito, na si Christ ay naging ating kapatid. Kaya iisa, yung sinabi dyan, na yung nag-sanctify at yung kanyang sinanctify ay iisa. Kasi sabi dito, because Christ our brother. Nung siya'y naging tao, siya'y naging kaisa natin bilang tao. For which reason, he is not ashamed to call them brethren. Yan yung pangalawa na makikita natin. Christ our brother. No, hindi niya ikinahiya na siya'y tawaging, o tayo'y tawaging mga kapatid niya. As Christ is not ashamed to call us brethren, so let us do nothing so near as we can that may shame this our brother. No, yung kapatid natin, hindi natin dapat ikahiya sa pananampalataya. Hindi natin dapat i-discriminate. Hindi natin dapat i-despise. Ang isang tinubos ng Panginoon ng dugo, siya po ay tunay na kapatid natin. Nandoon yung kanyang pagiging mahina. Pero kung tunay na kapatid yan, kailangan natin siyang tanggapin bilang tinubos din ng Panginoon. So all believers are one in Christ. It is because He became a true man that He is not ashamed to speak of His followers as brethren.
It is possible that the eternal sovereign of the universe should become man and identify himself so closely with his creatures that he would call them brothers? Yes, it is very possible. In fact, yun po ay nangyari na sa pamamagitan ni Jesus Christ. It has been fulfilled. Na si Jesus Christ, tunay na Diyos pero nagkatawang tao. So again, the lesson learned here, kung dahil kay Jesus Christ tayo ay naging isa, dahil tayong lahat ay mga sanctified, imagine this, kahit yung king and the beggar are of one, iisa lang. No, diba, laki ng sabihin natin, kanilang agwat, po, ang laki ng gap ng king at saka ng isang namamalimos. Pero dahil kung sila'y parehong mananampalataya kay Kristo, iisa na sila. The rich man and the poor, no? Man are of one. Fair and beautiful man or woman. Kung lahat po yan, bata man o matanda, naging iisa sila kay Kristo. Descended all from Adam. Pero, no po, bagamat sila'y parehong naging makasalanan at naging malayo yung mga gap nila because of human race, etc. Pero dahil kay Christ, naging isa sila. Yan po yung halaga nun. So, tayo ay naging kaisa sa body ni Christ. No po? Yan po yung mahalaga na makikita natin that this one in Christ constitute as one body. So, babae man o lalaki, sila man ay anumang lahi, sila ay naging kaisa. Magkaisa sila dahil kay Kristo. Yan po yung dapat nating makita. Opo. So, again mga kapatid, ito'y nakalulugod sa Diyos upang tayo ay magbigay ng respeto, pagmamahal, pagpapahalaga sa isa't isa. Upang tayo ay maglingkod sa isa't isa bilang kanyang iisang katawan. So, nakalulugod ito sa Diyos. Kanya itong ginawa at siya ang may akda noon na tayong lahat ay magpasakop kay Kristo. So, since si Christ is our brother, in all things, it behoove him to be made like unto his brethren. Sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagkakataon, pwera sa kasalanan, si Christ ay naging kaisa sa atin, sa ating kahinaan, sa ating mga karupukan, sa ating pag-iyak, sa ating limitasyon, sa ating paglapit sa Diyos, kaisa natin si Christ. Opo, yun po yung mahalaga doon. Merong friend who sticks to us closer than brother, at yun ay si Christ. Opo, this may be a comfort to us all in our calamities, that Christ and we are brethren. Po tayo magkakapatid dahil kay Christ. At si Christ yung ating tinatawag na nakatatandang kapatid. So, anong binapakita nito mga kapatid? Isang pamilya na meron na tayong ama, yun ay ang Diyos. At meron na rin tayong kapatid, no? Yun ay si Christ. Although si Christ mga kapatid ay God, siya rin mismo mga kapatid ay mismo makikita natin ay nagpakumbaba at siya ay naging tao at siya ay itinuring na tunay na tao gaya natin. So, ito yung dapat na bigyan natin ng pagpapahalaga sa ating buhay. Silang mga pinawalang sala lamang o I mean ay sanctified na nilinis kay Kristo ay kinukonsider na brother. Sila lamang. Silang mga tao na sanctified dahil kay Kristo na sa pananalig, silang tinawag ni Kristo, silang nilinis mula sa kanilang pagkamakasalanan, sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, sila ang naging kaisa na po sa Iglesia. Okay, next, pangatlo mga kapatid na makikita natin, verse 12. Ito po yung patuloy na ginagawa ni Jesus Christ aside from sanctification, dire-diretso,
once na si Jesus Christ ay nag-sanctify o sinanctify tayo, verse 12, ito sinabi, and I will declare your name to my brethren. Yan yung una. Opo, bali yan yung pangatlo. I will declare your name to my brethren. Next, revealing God. Si Christ yung patuloy na ginagawa niya para doon sa mga sinanctified at kanyang itinuturing na kapatid. Anong sabi ganun? I will declare your name to my brethren. No, revealing God to the church. Opo, yan po yung makikita natin in the midst of the assembly. And I will sing praise to you. Itong passage na ito is from Psalms 22:22. Ito'y tumutukoy mismo sa Messiah. At itong binabanggit na name is often denote to God Himself, yung pangalan ng Diyos. So, ito ay katibayan na yung mga prophecy doon sa Book of Psalm ay nagkaroon po ng katugunan. Pakinggan nyo, John 17:6, ganito sinabi, I have manifested thy name unto men, whom thou gavest me out of the world. Maliwanag, di ba? Sino ang pinagpapahayagan ni Kristo tungkol sa pangalan ng Diyos? Yung kanyang tinubos, sila yung mga sinanctified. And John 1:18, no man hath seen God at any time. The only begotten Son, which is in the bosom of the Father, He hath declared Him, nor were the perfections of God ever properly known or declared, till the manifestation of Christ. So, andyan din yung sinabi sa Luke 10:21-22, na si Jesus Christ, rejoicing in His Spirit, and said, I thank Thee, O Father, Lord of heaven and earth, that Thou hast hid these things from the wise and prudent, and hast revealed them, and has revealed them unto babes. Ayan po, sino yung mga babes doon? Christ's little one, the church. Kaya mga kapatid, those who had been sanctified and called brother by the Lord Jesus Christ also revealed himself to them. Napo, revealed God to them. So the Messiah's work to make known to his disciples the character and attributes of God. Napo, yan po. Kaya alam niyo po ang halaga po ng church. Sila'y binuo ni Christ. Kung paano sila binuo, sila po ay sinanctify at sila'y tinawag na brothers. Kaya ang church mga kapatid, wag na wag niyong sasabihin na may pandemic ngayon, wag muna tayo umatin sa church. Hindi tayo hanga sa ganyang klaseng prinsipyo. Wala sa prinsipyo ng Bible yan. Ibig sabihin, ang pagkakilala mo nila sa Panginoon ay panapanahon. Pag walang pandemic, doon ka lang. Hindi ganoon. Hamunin mo yung pananampalataya mo. Kung nakilala mo si Christ at ikaw ay sinanctify ni Christ at ikaw ay tinuring na brother ni Christ, with or without pandemic, sa church, lalong nahahayag ang kadakilaan ng Diyos. Of course, pwede kayong makapakinig online. Pero iba yung church. Kasi yung church, doon nagdudwell yung presence ng Panginoon. And even Christ works in the midst of the church. Yan yung dapat yung makita. Napakahalaga mga kapatid na makita nyo, greatest privilege natin sa lupa habang narito tayo is come together for worshiping the Lord in Christ. Pang-apat, mga kapatid, praising in the midst of His people. That is the church. Opo, yan yung makikita natin. So, ang sabi dyan, to sing praises to God through Christ. Opo, through Christ. To sing praises to God through Christ. Praising in the midst of His people. Yan po yung number po. Praising in the midst of His people. Sing praises to Him. Opo. Yan po ay si Christ mismo. Na kung saan nakikita natin, maging sa pag-awit ay kasama natin si Christ as their Savior, as our Savior, as Lord, and Sanctifier, God, Redeemer, united with us, opo, or His disciples, singing, praising to God. Yan po.
yan yung napakahalaga rin na dapat nating ikonsidera. So, while we sing together, praising the name of God, imagine this, the Lord Jesus Christ's very presence is living among us, no? Residing in us. It's nasa atin. Nakikiawit siya. Yun po yung kaibahan na ikaw ay satellite lang o virtual lang. No? Kesa yung ikaw ay mismo in person, naroroon ka. Iba yun. So, kasama natin si Christ umaawit. You see, sa communion, kasama natin si Christ, yung kanyang presence. Ang tingnan nyo, pakinggan nyo, kung meron mang dalawa o tatlong nagkatipon in my name, sabi ni Christ, I is in the midst of them. Di ba napakaliwanag nun? Kaya kung isang tunay na mananampalataya, naintindihan niya yung significance ng presence ng Panginoon, kahit hadlangan ka ng sino mang virus, eh hindi ka papayag. Kasi privilege mo lang yon. Privilege mo lang. Eh kung natakot ka na sa virus dahil yung banta ng virus sa'yo, tapos ka na dyan. So the same verse also features him as identified with his people in common worship. Maliwanag po ba yon sa inyo? This verse, mga kapatid, ulitin natin, features Christ as identified with these people in common worship. Maliwanag po ba yun? So in the midst of the assembly, na po, Christ singing with us. Na po, yan po yung maliwanag doon. So he looked forward to the day when he would lead the ransom throng in praise to God the Father. No? Yan yung nilulook into ni Christ, that the time will come when all the redeemed people will sing with him in the midst of his people. Eh kayo, hindi nyo alam yun. Alam nyo, kahit di nyo nararamdaman yun. Pero yun na ang fulfillment ng kalalakan ni Christ. Habang narito tayo sa lupa, we sing together, worshiping the Lord, with the Lord Jesus Christ. Apo, yung kanyang very presence ay nasa atin. So, we are even now highly exalted with him, far above all principality and power and might and dominion and every name that is named, not only in this world but also in that which is to come. For we are the church, which is his body. Narealize nyo ba ngayon kung gaano kahalaga ang church? Si Christ kasi ang nag-establish nun. It was established by the Lord Jesus Christ through his death, kung saan yung mga tao ay kanyang sinanctified. And then he called them brother. And then what else? While they keep on going, no, going together, naroon po yung revealing Christ for, nandun po si Christ, revealing God for them. Nandun po yun. So, ano ngayon ang huli nating matututunan dito bilang sa ating application din? Yung sanctifying work ni Christ, ito po yung nag-unite sa bawat isa upang maging isang katawan. So the sanctifying work of Christ united us all into one body as a church. So yung sanctifying work ni Christ. Oh, to makinig kayo, ha. Bakit may mga tao na with all their heart, they very much willing to be united in the church? At meron namang mga tao na sa tagal na ng panahon, napaka-indifferent pa rin pagdating sa church. Seems like they don't want or they don't have any interest to be part of the church. Isa lamang ang sagot. Yung work ng Holy Spirit sa kanilang buhay na talagang evidence na yung work ni Christ nasa kanila ay sanctifying work ni Christ, yung continuing work ni Christ ministering to them. Yun po yun. Kaya, it's not a matter of choice. It is a matter of God's mission. Ito'y gawa ng Diyos. So, this is His church, temple, or congregation. That is why important the church, mga kapatid. That is why the church is so much, very much important
Very vital, mga kapatid, para sa buhay ng bawat isa bilang pamilya ng Diyos na tinawag niya. So the church, na po from the Old Testament name is congregation, yan yung binanggit niya sa passage na yan. But in modern usage, the congregation is one thing, that the church is another. And it is the church that best represents the sense, that exact meaning of the original and force of the argument. And they will love the church as their real family, brethren in Christ, those who have been sanctified. Mamahalin nila yung iglesia, yung mga kapatiran, yung kanilang pagtitipon, yung kanilang pagsamba. Mamahalin nila yan. Kasi ang Diyos ang gumawa nito sa pamamagitan ni Christ. So this therefore proves that the author intended that the Messiah was among them as his brethren. Yan po yung patunay na ang Kristo ay nasa sa kanila bilang kanilang kapatid. That he spoke to them as such and mingled in their devotions as one of their number. Ang challenge, mga kapatid, yung sanctifying work ni Christ, again, constituting one body, motivating his people to continue to know God more and more and live to praise and worship Him. Yan po ang ating challenge. Ikaw ba'y kabilang sa mga sinanctify ni Christ? On the other hand, mga kapatid, yung mga taong sa pakiramdam lang nila, sila'y sinanctify. Pero ito, wala din minsan yung pakiramdam, wala ding interest na lalong makilala pa ang Panginoon. I'm sorry to tell you, pero ito rin yung mga taong mababaw ang pagtingin sa buong iglesia. Kahit yung pagpapahalaga sa kapatiran, mababaw ang pagpapahalaga. Sana, mga kapatid, habang tayo ay tumatatag, lumalago, dumadami ang kaalaman, mas lalo nyo nakikita na kung paano si Kristo ay sinanctify tayo through His gospel at patuloy niyang ipinapahayag ang Diyos sa ating mga pagtitipon. Ang sa gayon, upang tayo ay magluwalhati sa Diyos sama-sama na kasama natin si Jesu Kristo. Purihin siya, tayo na po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat pong li sa gabing ito sa aming natutunan. Napakahalaga, Ama, na patuloy naming nakikita ang kadakilaan ninyo at yung halaga ng inyong ginawa dun sa cross, kung paano kami ay nilinis mula sa kasalanan at ngayon ay pinagsama-sama bilang iisang pamilya na kayo ang aming kapatid na siyang patuloy na nagpapahayag sa amin kung sino ang Diyos, sapagkat walang sino mang nakakita sa Diyos, sa Ama, maliban sa inyo, aming Panginoong Jesucristo. Salamat, Panginoon, sapagkat sa pamamagitan nyo, ipinapahayag nyo lalo kung sino ang aming tagapagligtas. At salamat, tinuturuan nyo kaming umawit ng papuri at sumamba sa aming Diyos na tagapagligtas. Salamat po sa gabing ito. Purihin kayo, Ama, at luwalhatiin kay Kristo Jesus. Amen.